Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo po ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo po kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubi ng masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka
at hindi namin pinatay nakasama ng iba. Pagkos ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa akin? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagahit dalilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit niyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at niayaw na tanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating nilolob. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit, ang mga alagad ninyo'y hindi. Sumagot si Jesus,
makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin naman nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalawang linggo na po sa karaniwang panahon, pero alam natin, nagsisimula pa lamang ang bagong taon. At parang ang daming nangyari, no, nitong mga nagdaang linggo, mula sa simbang gabi, Pasko, fiesta, parang napakaraming nangyari. Puro kasiyahan. At igit sa lahat, puro kainan. Kaya sisingilin tayo ngayon ng ating katawan sa lahat ng mga pinagkakakain mo noong December. Siguro nararamdaman na po nung iba. Kaya puro pa-check up na. Anong sabi ng doktor? Eh kasi, ang dami mong kinain. Sa totoo lang ho mga kapatid, ang buwan ng December, kalimutan mo nang mag-diet. Huwag kang magda-diet sa buwan ng December. Huwag kang magsisimulang magpaliit ng December. Bukod sa mahirap, ang tawag natin dyan, alam mo, panira ka ng celebration. Kain ka, ay, bawal sa akin yan. Kain ka, naku, hindi ako pwede yan. Sana hindi ka nalang pumunta. Lahat naman pala hindi mo kakainin. Ang saya-saya namin, panira ka. Alam nyo, may tamang lugar, may tamang oras para sa lahat ng bagay. Yan ang isa sa mga dapat nating matutunan. Kaya nga sa ebanghelyo natin, marahil ito rin ang gustong ituro ng Panginoon sa atin. Sinita siya, bakit ang mga alagad ni Juan, ang mga pariseyo, nag-aayuno, nagsasakripisyo, hindi kumakain? Samantalang yung mga alagad mo, hindi. Anong sabi ni Kristo? Dapat bang mag-ayuno ang mga bisita sa kasalan na ang ikinasal ay nandun pa? Just imagine, naghanda sila ng sobra-sobra. Pinaghirapan nila yun. Tapos sasabihin mo, hindi ako pwede niyan. Ayoko niyan. There is a time for everything. At yung time na yon ay bahagi din ng pagsunod natin. Obedience. Ngayong bagong taon, ito ang isa sa mga hilingin natin sa Panginoon. If last year, 2023, Lord, naging matigas ang ulo ko. Hindi ako masunurin last year. Marami akong sinirang batas. Hindi ko sinunod ang magulang ko, hindi ko pinakinggan ang payo ng asawa ko, hindi ako nakinig sa mga anak ko, hindi ako nakinig sa doktor ko, hindi ako naniwala sa mga taong nagmamalasakit. This time, Lord, teach me how to obey. Sumunod. At tandaan natin, napakaganda ng paalala ng aklat ni Samuel sa unang pagbasa. Makinig po tayo. Ano ang sabi? Ang pagsunod sa Diyos ay higit kesa handog. Simple lang. Kahit araw-araw tayong magdasal, magrosaryo, magsimba, at sasabihin mo, Lord, I offer my time for you. Binibigay ko ang oras na ito para magdasal, magsimba. Bago ka umuwi, huwag mong kalilimutan,
ang paalala ng Diyos. Anak, bukod sa tawagin kang palasimba, sana sumusunod ka. Yun ang mas gusto ko. Yun ang mas hinahanap ko. Ikaw na marunong sumunod sa aking utos, sa batas ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng pagkakawang gawa. Sa pagpapatuloy ng ating misa, nais ko pong ibahagi sa inyo. Dati-dati, nung nag-aaral parang kami sa seminaryo, meron kaming isang kaklase. Alam nyo, ideal. Napaka-ideal niyang estudyante at maging pare. Magaling mag-aral, matalino, madasalin. Ah, paborito rin siya, palakaibigan, masipag, mabait. Para bang ito magiging pari ito. Kami mukhang kaduda-duda pa. Pero ito mukhang magiging pari ito. Hanggang isang araw nagulat kami, nabalitaan namin, pinalabas. Pinalabas siya ng seminaryo. Sabi namin, bakit? Eh matalino, talented, palakaibigan, madasalin. Ang problema ganito. Oras ng pagkain, nag-aaral pa rin siya. Oras ng paglalaro, naglilinis siya. Oras ng pagtulog, nasa chapel pa rin siya. Simple lang. Hindi niya kayang sumunod. Sa pagpatuloy ng ating pagdiriwang, ngayong bagong taon, huwag mong kalilimutang hilingin sa Panginoon. Lord, higit sa gusto ko, higit sa kaya ko, sana sumunod ako, lalo na sa mga utos mo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas at paghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging bukas sa mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang relyosong kaugalian. Manalangin tayo. Panginoon, ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging mga daan ng mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon, ang banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming maawain, pakinggan mo po ang aming mga panalangin at turuan mo po kaming mamuhay bilang bagong sambayanang pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ik
ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagatuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala at galang nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa aming kaloob at pagsasalo.
sasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo po sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklorin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsisimba dito o online man at ang inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ngayong bagong taon, sa tulong ninyo at kasama ninyo, tayo po ay magsisika pa rin na umabot sa mga kapatid, kadiboto natin na higit na nangangailangan. Tulad ng sabi ng unang pagbasa, higit pa sa ating mga alay ay ang pagsunod natin sa Kanya. Sundin natin ang batas ng pag-ibig, ang batas ng pagmamalasakit sa isa't isa. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang ibahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.